Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa aking channel. At sa video po natin ngayon ay i-share ko naman sa inyo yung aking bagong design na 108 setter at 108 capacity na hatcher. Iba po ito dun sa aking naunang design kasi ang swing ng ating tray dito ay front to back or back to front. Kasi dun sa unang design ko ay nagsiswing siya ng left to right and right to left. Yun lang ang pinagkaiba. Tapos medyo pinaliit ko ito. 28 inches lang yung taas niya. Hindi pa kasama yung gulong. Ayan. Papakita ko sa inyo. So ayan yung aking bagong design. Nandito na sa gilid yung ang air hole niya. Yung air vent. Ayan. Parehas pa rin naman ang mga materials ang ginamit ko sa plywood. Ito, gamit ko dito yung American oak laminated. No need na ng pintura. Puti, medyo may design na ganyan. Parang wood grains. Tapos sa ating thermostat naman ay Lilitech pa rin ang gamit ko. 6231A. Ito yung meron na siyang built-in timer. Wala lang siyang humidity display. Sa ating panel, nandito na siya sa ating harapan. Kasi sa unang design ko, nandito, nakabukod siya. Ito, meron siyang cover sa loob. Kaya hindi rin siya prone sa halikabok kapag namimisa na yung ating sisiw sa hatcher. So, pasilip po sa inyo yung loob, ating ilaw. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, nakaswing siya dito sa harap. Yan yung pagkakaiba sa unang design ko kasi sa unang kong mga gawa, nagsiswing siya ng left to right, right to left. Chain operated na rin siya. Pinapagana to ng 50 kty sin motor, 2.5 rpm. Tapos ang ating hatcher tray, medyo maganda-ganda ngayon. Ito ay fabricated ko dito sa aking nabili na spot welding machine. Ayan. Galvanized po siya. Merong apat na kwarto. Luwag na luwag po dito ang 54 na itlog. Dalawa po siya. Ayan, dalawang tray. Tapos itong water pa natin, temporary pa lang. Hindi pa kasi dumadating yung pabili ko na water pan. Stainless ang nakalagay dito. So, automatic na rin po siya. Ang hindi lang automatic dito ay itong ating water refill. Matipid naman po siya, kaya okay lang na hindi automatic yung ating water refill. Tapos ang heater na ginamit ko dito, 120 watts na cantal coil. Ganun pa rin yung ating tray, 54 egger tray, dalawa. So, mas pinakonti ko lang yung gamit ng plywood dito kasi sabi ko nga 28 inches lang ang taas nito. Hindi pa kasama yung gulong. So, nabawasan ng materials pero hindi nabawasan sa quality. Pero yung price nito, syempre nabawasan ko yung presyo na yung aking expenses sa materials, binawasan ko rin yung price niya. So, doon sa mga gusto pong magpagawa, comment lang po kayo sa baba or PM nyo lang ako sa aking Facebook, Yuan Abelia. Maraming salamat po.